Hello, kumusta kayo? Welcome sa aking channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang pack structure, at kung bakit mahalaga ito kung nagpaplano tayo na mag-adopt ng puppy na gaya ng Belgian Malinois. Bago iyan, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, please don't forget and pa-likes na rin at pa-click na rin ang notification bell para ma-updates ka sa susunod ko pang mga video. Kapag tayo ay nag-uwi ng bago nating Belgian Malinois puppy sa bahay, madalas na ang una nating concern ay, ano kaya ang magandang pagkain para sa puppy ko? Paano ko kaya siya matuturuan na huwag umihi sa loob ng bahay? At iba pang katulad na issue. Syempre, ang mga ito ay mahalagang bagay na angkop lang na bigyan ng pansin. Subalit, nakalulungkot na naipag-wow alang bahala ang isa pang bagay na dapat bigyan ng pansin. Ito ay ang konsepto ng pag-e-establish ng tinatawag na solid or healthy pack structure. Mamaya ay tatalakayin natin ang tungkol dito. Marami sa mga nag-aalaga ng Belgian Malinois, na mga working line dog, ay halos wala o kaunting ideya lamang ang nalalaman nila tungkol sa napakalaking papel na ginagampanan ng genes sa pag-uugali o temperament, at drive ng isang puppy. Kaya gaya ng nabanggit na kanina, hindi nagiging priority sa karamihan ang pag-e-establish ng tinatawag na healthy o solid pack structure na maaaring magresulta ng hindi magandang personality at temperament ng puppy at mauwi sa aggression. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa topic na iyan. Pack structure, ano ba ito? Ang mga aso, gaya ng Belgian Malinois ay mga pack animals kung paanong ang mga wolf ay pack animals. Sa kabilang banda, ang mga hayop na gaya ng baka at kabayo ay mga herd animals. Hindi gaya ng mga herd animals, ang mga pack animals ay binubuo ng isang pamilya o packs na may isa na pinakamataas na ranggo at siya ang pinuno, o pack leader. Ang lahat ng iba pang miyembro ng pack ay tinatawag na lower ranking pack members. Napaka-organisado nito dahil alam na alam ng bawat miyembro ng pack kung ano ang ranggo o posisyon ng bawat isa sa pack. Lubusang nauunawaan ng mga pack animals, genetically ang konseptong ito. Iyan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng dogfight kapag nag-uwi tayo sa bahay ng bagong aso. Dahil kailangan na namang ma-re-establish ang ranking, dahil sa bagong aso na bagong miyembro ng pack. Kailan ba nag-uumpisa ang pack structure o ang pagkuha ng ranggo ng bawat puppy? Nagsisimula ito kapag nagsimula na silang maglaro. Ang totoo hindi lang sila naglalaro. Ang kanilang kunwaring pagkakagatan, pagtutulakan, ay ang mismong paraan ng pag-e-establish ng kanilang ranking sa pack. Ang puppy na mas malakas mag-push at mas mariin mag-bite ay malamang na siya ang maging higher ranking pack members of the litter. Syempre pa, ang pack leader mismo ay ang mother dog. Ipinakikita niya iyan sa mga puppy sa pamamagitan ng hindi pagpahintulot sa kanila na lumapit sa kanyang food bowl kapag siya ay kumakain. Maliwanag siya ang alpha. Pinoprotektahan niya ang litters which demonstrates leadership. Lubusan niyang kontrolado ang kanyang mga puppy, isang paraan ng pag-e-establish ng kanyang pagiging pack leader. Ngayon ang tanong ay paano maging pack leader sa ating mga Belgian Malinois? Kadalasan 2 months old na ang puppy kapag kinuha natin. Sa panahong iyon mahalaga na ma-establish natin ang ating sarili bilang pack leader. Upang magawa iyon ng tama, dapat maunawaan natin ng husto, ano ba ang ibig sabihin ng pagiging pack leader. May mga maling pagkaunawa ang ilan sa kung papaano ang pag-establish ng pagiging pack leader. Halimbawa nito ay ang tinatawag na alpha role kung saan bilang pagde-demonstrate, inaagaw ng di umano'y pack leader ang food bowl ng aso habang kumakain, at pagkatapos ay tatayo na nasa pagitan ng dalawang paa niya ang aso na nagpapakita ng kanyang dominance. Ngunit ito ay pagpapakita ng hindi fair na leadership o isang uri ng pambubuli wika nga, na hindi ginagawa ng isang tunay na pack leader. Sa isang pack, ang lahat ng pack members ay relaxed at kalmado sa presence ng kanilang pack leader, parehas siya at hindi abusadong pack leader.
Dahil dito maiingatan ng isang tunay na pack leader ang kanyang magandang relasyon sa kanyang aso, na napakahalagang pundasyon bago magumpisa ang formal training sa puppy. Kaya, saan ba tayo magsisimula? Tandaan na bago natin makuha ang puppy, ang alam lang niya ay ang makipagkagatan, makipagtulakan, makipaghabulan sa mga littermates niya at sa nanay niya. Ngayon ay kinuha na natin siya, malamang na gayon pa rin ang magiging behavior niya. Mga kailangan lamang siguro ng mga isa o dalawang araw na adjustment. Kapag na-realize ng puppy na ikaw na pala at ang pamilya mo ang kanyang bagong pack member, gagawin din niya kung ano ang ginagawa niya sa mga dati niyang littermates. Susubukan kanyang kagatin, habulin, pero ang totoo, in its own small way, gusto niyang i-establish ang kanyang dako o ranking sa bago niyang family. Pananagutan mo bilang fur parents niya na ipaunawa sa kanya na ikaw na ang bago niyang pack leader. Dapat may turo mo sa puppy na, ikaw at ang iyong pamilya ay mas higher rank kaysa kanya. Na ang panghahabol at pangangagat ay hindi katanggap-tanggap at hindi mo pinapayagan. Dito na nagkakaproblema ang marami, hindi sila naniniwala sa konsepto ng pack structure. Kaya ipinagwawalang bahala nila ito. Nakalulungkot ang resulta, ang mga puppy na gaya ng Belgian Malinois na naspoiled ay lumaking mga aggressive at hindi makontrol. Sa kabilang dako, ang ilan naman ay nag-overreact, at gumamit ng puwersa at sobrang disiplina na nagresulta sa tinatawag na mga shy dog, na naiwala na ang kanilang tunay na potensyal. Kung gayon, ano ang paraan ang dapat gawin upang ma-establish ang solid pack structure? Sasagutin natin iyan sa susunod na video. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay mayroon kayong natutuhan sa video na ito. Again, please don't forget to like and subscribe. Thank you so much.